Different types of cartridge case. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about different types of cartridge case. So let's first talk about cartridge. Cartridge ang tawag sa isang bala na hindi pa napapaputok. Ito ay karaniwang binubuo ng cartridge case, bullet or projectile primer, at propellant. Anyways, ang mga cartridge case ay mayroong tatlong hugis. Ito ay ang straight case, bottled neck at tapered case. Umpisahan natin sa tinatawag na straight case. Ang mga ganitong klase ng cartridge case mga kaibigan ay mailalarawan na halos ang sukat ng katawan nito ay kapantay din ng buo nitong laki. Next is ang bottleneck case. Ang bottleneck case mga kaibigan ay may maliit lamang na opening or diameter, ngunit may mas malaking storage naman ito para sa lalagyan ng propellant. At ang ganitong disenyo ng basyo ng bala ay kayang makapagbigay ng mas higit na lakas at bilis sa isang projectile kaysa sa isang tuwid na basyo. Next is, ang tinatawag na tapered case. Ang mga tapered case ay isang klase ng basyo na may malaking diameter sa base at papaliit naman ang sukat ng diameter nito papunta sa itaas na bahagi. Ang hugis nito ay hindi masyadong nalalayo sa hugis ng mga bottleneck cartridge. Next is, dumako naman tayo sa lima pang kategorya ng mga cartridge case. So let's first define the word cartridge case. Ang cartridge case mga kaibigan ay tumutukoy sa isang container kung saan dito nakalagay ang gunpowder, projectile at ang primer. Meron pang limang kategorya ang mga cartridge case. Ito ay ang rim type, semi-rim type, rimless type, rebated, at belted type. Umpisahan natin sa tinatawag na rim type. Ang mga rim type na cartridge case ay may ibang sukat ng diameter kaysa sa buong katawan nito. At nakadisenyo ang ganitong klase ng basyo para ma-identify kung anong klase ng baril ang pinaputok. Ang isang halimbawa nito ay ang mga revolver tulad ng Special 38 or mas kilala sa tawag na 38 Smith & Wesson. Ang mga rim type ay tinutukoy bilang capital R pagkatapos itong sukatin. Ang mga ganitong klase ng basyo ay walang extractor group or uka sa base nito. Next is, ang mga semi-rim type. Ito ay ang mga klase ng cartridge case na medyo angat ng konti ang laki ng gilid nito kung ikukumpara sa diameter base ng katawan ng mismong basyo. At karaniwan sa mga ganitong cartridge case ay may maliit na uka or extractor group sa paligid ng basyo bago ang pinaka-base nito. Karaniwang tinutukoy ang mga ganitong basyo ng may capital S at R matapos itong sukatin. Next is, ang rimless type. Rimless naman ang tawag sa isang klase ng basyo kung ang rim base nito ay kapantay ng sukat ng mismong katawan ng basyo. Walang designated symbols ang mga rimless type na cartridge case. Dahil ang mga self-loading na pistol ay idinisenyo para gamitin sa mga semi-rimmed o rimless na bala. Next is, ang mga rebated type. Ang mga rebated type na basyo ay may mas maliit lamang na sukat ng rim base kaysa sa buong katawan ng cartridge case. Ang system metric symbol naman para sa mga ganitong klase ng basyo ay RB. Ang mga ganitong klase ng cartridge case ay nakadisenyo para sa paggawa ng mga high-powered cannon ammunition para sa malalakas na uri ng baril. And last but not the least is ang tinatawag na belted type. Ang mga belted type na mga basyo ay mayroong portion na nakaangat na parang nakasinturon sa paligid ng base sa unahan ng extractor grooves. Ang mga ganitong klase ng cartridge case ay may symbol na B at ang mga ganitong uri din ay karaniwang matatagpuan lamang sa napakataas na klase ng powered rifle cartridge o mga bala ng baril ng mga militar. At siguro ay dito na po muna matatapos ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode! Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa iyo.
Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.